When you talk about best provinces in Canada for international students, maraming parameters ang dapat i-consider para makakam up dun sa conclusion na yon. Merong taxation, merong cost of living, general lifestyle, meron ding weather, etc., etc., etc. Napakaraming factors niyan. Pero sa video na to, ang primary factor na kinonsider ko is gaano ka-lenient or ka-friendly ang isang probinsya sa mga international students para maging PR or permanent resident, because at the end of the day, really, that's the thing that really matters eh. Kahit gaano pa kamura ang tuition, kahit gaano pa kaganda ang lifestyle, kahit gaano pa kababa ang taxation, kung ang isang probinsya ay hindi actively engaging para sa mga international students, para maging PR sila, and then what's the sense? So, ito yung parameter ko dito sa video na to, and the reason why I came up with these 3 best Canadian provinces para sa mga international students. The first in our list is Manitoba. Meron silang program na tinatawag na International Student Working Graduates. Ang maganda dito sa program na ito is wala silang restriction pagdating sa NOC code, pagdating sa tier code. It doesn't matter kung tier 0 to 5 ka. It doesn't matter kung ano man yung NOC code mo, kung ikaw ay nurse aide, kung ikaw ay truck driver, kung ikaw ay food and beverage. As long as makatanggap ka ng job offer sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo and nakapagtrabaho ka na doon sa same company na yon in the last 6 months. So aside from the job offer, meron pang ibang conditions para maging eligible ka under this PR pathway. Number one, dapat nagtapos ka sa Manitoba ng kahit na anong program na post-secondary. Dapat tinapos mo yung program na yon, at dapat full-time yung program na yon at least isang taon. Meron ka dapat settlement plan at you are under postgraduate work permit. So, ibig sabihin guys, kung kayo ay mag-aaral sa Manitoba at private college or private school ang pag-aaralan nyo at hindi PGWP eligible ang program nyo, hindi kayo magiging eligible sa program or PR pathway na ito. That's why at absolutely, napaka-importante na alamin muna ninyo kung ang inyong papasukang school ay DLI or listed institution ng Canada at yung program ninyo is PGWP eligible as well. Now, if you are thinking of moving to Canada via study permit, connect with us. That's info@questcanadaca.com. Or you can also visit yung aming website, which is questcanadaca.com, at marami kaming free downloadables doon. With Quest Canada, yan talaga yung ginagawa namin na we evaluate yung profile at background ng isang student, and then we discuss with the student kung anong probinsya ang the best para sa kanya. Ang province kasi, it will change. Ang programs din, it will change. Depende sa long-term goals ng isang estudyante at ng kanyang pamilya. Ang isa pang maganda dito sa pathway na ito is hindi siya restrictive sa mga employers. Hindi katulad sa Ontario halimbawa. Sa Ontario kasi, bago maka-hire ang isang employer ng isang international graduate, dapat patunayan niya talaga sa gobyerno na talagang urgent need yung position na yon na ma-fill na. At yung position na yon, pag hinire niya yung international graduate, talagang makakatulong sa growth ng kanyang business. Which is really hard to prove. Paano pa mag-spend ng oras, ng time, at ng resources ang isang kumpanya para patunayan yon, hindi ba? Para ma-hire isang international student. So, yan lang ang isa sa mga comparison when it comes to PR pathways sa Manitoba and Ontario. Para sa mga international students. Ngayon, kung ikaw ay international student at hindi ka qualified dito sa pathway na ito, meron pang isang pathway ang Manitoba, which is the Overseas Skilled Workers Pathway. Ang very interesting fact dito sa Skilled Overseas Worker Pathway ng Manitoba is
hindi mo kailangan ng job offer, which is truly interesting. Pero ang pinaka-importanting factor is dapat strong ang connection mo sa Manitoba. Paano mo mapapatunayan ang strong connection sa Manitoba? One, dapat nagtapos ka ng school or ng program sa isang Manitoba institution or meron kang pamilya doon. So, yung connections na yon, yun ang magiging trajectory mo or yun yung magiging jump start mo para maging qualified dito sa overseas worker stream ng Manitoba. Ang pangalawa sa ating list is an Atlantic province, which is called the PEI or the Prince Edward Island. Merong tinatawag na PR pathway ang PEI, which is the International Graduate Stream. What's interesting dito sa pathway na to for international students sa PEI ay wala silang restriction sa NOC code or sa tier code. Wala sinasabi na dapat ang iyong tier ay within tier 0 to 3 lang or dapat managerial positions lang or dapat ang NOC code mo ay isa kang nurse or isa kang personal support worker. Walang ganon. So as long as meron kang job offer sa isang PEI company or isang kumpanya na merong operation sa PEI, okay ka, eligible ka para mag-apply ng PR within this pathway. At syempre, dapat mo ring patunayan, just the same as New Brunswick, just the same as Manitoba, dapat patunayan mo na genuine ang intention mo na manirahan sa PEI. Hindi pwede na magpapa-PR ka lang sa isang kumpanya sa PEI and then after 1 year, ay aalis ka na. Although, pag ikaw naman na isa ng PR, normally talaga meron ka ng authority to move around. Pero again, kailangan ninyo magstay ng sufficient amount of time sa isang probinsya na nagbigay sa inyo ng inyong PR para pag nag-apply kayo ng citizenship, hindi kayo magkaka-problema. Ang third province sa ating list ay syempre naman kung saan ako nakatira, New Brunswick, syempre. Ang New Brunswick kasi parati silang nagka-come up ng iba't ibang pathway para sa mga international students. So, sa mga international students, merong express entry connection or PR pathway ang New Brunswick. Merong tatlong stream ang pathway na ito. Merong student connection, merong employment connection, at merong job in demand connection. Natakil ko na actually in specific details ang mga pros, cons, and eligibility factors nitong iba't ibang pathway na ito in these videos. And I urge you guys to watch those videos para mas magkaroon ng malinaw na understanding kung paano ba maging eligible sa mga 3 streams na ito. Nevertheless, I can give you a snapshot. Pagdating kasi sa job in demand, hindi kailangan ng job employment. Pero dapat yung trabaho mo or yung iyong experience ay within tier 0 to tier 3. Meaning, dapat meron kang certain level of education, which is normally a bachelor's degree. And then, dapat meron kang experience na 1 year within those tier codes. Tapos, merong employment connection stream under the express entry ng New Brunswick. Itong employment connection is, as it says, dapat merong kang job offer sa isang kumpanya na nandito sa New Brunswick. At yung third stream is the student connection. So, dun sa student connection, dapat nagtapos ka ng school mo dito sa New Brunswick in the last 6 months, actively looking for a job ka. So, sa mga nanonood, then you are considering of moving to Canada via the student pathway, guys, I urge you to take a look at our website, that's questcanadaca.com. Maraming downloadables doon na free. You do not have to pay a cent. And I hope and I certainly wish na makatulong sa inyo yung mga free downloadables na yon. And if you think you need more help, connect with us, info@questcanadaca.com, and we are certainly happy to help you out.